Isang magandang hapon sa inyo pong lahat. Kung atin pong bibilangin, ito po ang pangalawang linggo o pangalawang biyernes na ang mga deboto ng pong Nazareno ay hindi na makapunta pansamantala dito po sa Dambana o sa simbahan ng poong Jesus Nazareno dahil nga sa tayo po ay mayroong pinagdadaan ng krisis dala ng COVID-19 na ito. Nakakadalawang linggo na tayo kung tutuusin. Kaya nga kung titingnan natin, kakamustahin natin ang bawat isa, talagang yung pagsinabing okay, ay hindi talaga okay. No, minsan, o sa iba, isang matinding hamon, yung sila po ay manatili sa bahay, isang malaking problema din yung para bang napipilitan kang makasama sa isang lugar yung mga ayaw mong makasama. Talagang hanggat maaari, gustong-gusto mo na sana matapos na ito kasi talagang nahihirapan kang makasama yung mga hindi mo nakasanayang samahan at gawin yung mga hindi mo na rin nakasanayan gawin. Pero ngayong hapong ito, tayo po ay pinapaalalahanan no, ng isang bagay tungkol sa kabutihan. Ang Diyos ay mabuti. Tayo, nilikha ng Diyos na mabuti. Tandaan natin yan. Kasi ngayon, talagang patuloy tayong susubukin no, ng pangyayarang ito kung tayo ba, alin ba ang mas paiiralin natin. Yung kabutihan ba na nasa puso natin? Yung kabutihan ba na itinuturo ni Kristo o panghihinaan na tayo? Kaya magandang paalala po ito mga pagbasa sa atin. Tingnan natin. Sabi sa Aklat ng Karunungan, kung papakinggan natin mabuti, na ilagay natin sa konteksto ng ating pinagdadaanan, na ang sabi po, tingnan natin no, kung ang salita nila ay magkakatotoo. Kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Subukin nating dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Iyon ang usapan ng masasama. No? Yan po yung paalala sa atin. Ngayon, talagang habi ko nga no, matinding pagsubok dahil susubukin talaga tayo nito kung mananatili ba tayo doon sa mga aral na itinuro sa atin ng poong Nazareno nung tayo po ay magkakasama dito sa loob ng kanyang tahanan. Lalo tigit kapag naubos na ang laman ng inyong mga ref. Kapag paubos na ang laman ng inyong mga pitaka o mga bulsa, mananatili ba tayo doon sa aral ni Kristo na patuloy na maging mabuti o bibigay tayo doon sa panunukso ng mga masama o yung panunulsol na ba't ka pa mananatiling gumawa ng mabuti? Mamamatay ka, magugutom ka. Yan yung mga maaaring mangyari sa mga susunod na araw no, kapag ito po ay nagtagal pa. Pero sa, no, kung pangahawakan natin itong mga salita na binibigay sa atin, talagang matinding pagsubok ito. Kung paanong si Kristo sa Ebanghelyo, sinubok din naman siya no, kung mananatili ba siyang no, gagawin yung mabuti kahit na sa kabila ng mga sinasabing hindi maganda tungkol sa kanya. Kasi sabi, di ba, kilala natin kung saan siya nanggaling, saang lugar siya nanggaling. Eh, may mga nagsabing, wala namang mabuting tao o mabuting manggagaling sa Nazaret. Eh, si Kristo galing sa bayan ng Nazaret. So, walang naniniwala sa kanya. Pero, ganun pa man, kahit walang naniniwala sa kanya, patuloy siyang gumagawa at gagawa ng mabuti dahil
ang pinangahawakan niya ay kilala siya ng Diyos. Kilala siya ng nagsugo sa kanya. Nagtitiwala ang nagsugo sa kanya na kahit anong mangyari, mananatili siya sa kabutihang asal kahit gawan pa siya ng masama, kahit sabihan pa siya ng hindi totoo. Kaya nawa, mga kapatid, pwedeng sabihin sa mga susunod na araw, ba't ba kayo dasal ng dasal? Ba't ba kayo simba ng simba? Wala namang mangyayari, hindi naman kayo pakikinggan ng Diyos, magkakaroon pa rin ng virus. Pwedeng marinig natin yan sa mga susunod na mga araw. Pero nawa, sabi ko nga po, alam na ito ng Diyos na mangyayaring ng mga pagsubok na ito. Pero naniniwala rin ang Diyos sa kakayahan nating manindigan sa kabutihang asal. Amen.